Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan nang kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa inyo po kayang pagkamatay, ano po kaya ang ipauukit ng inyong mga mahal sa buhay sa inyong lapida? Ayon kay San Lucas sa mga gawa ng mga apostol, mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya. Napakagandang nakalagay doon sa ating mga lapida pag tayo ay namatay. Idinidescribe kung paano tayo namuhay at kung paano tayo maaalala. Sa ganitong paraan namuhay si Bernabe. At sa ganito ring paraan siya, naaalala natin ngayon. Matapos po ang pinakamataas na antas ng pag-aalay niya ng kamatayan, nagpangalat na ang mga mananampalataya kung saan-saan. Pero hindi po nila iniwan ang mabuting balita. Binitbit nila ito saan man sila nakarating. Naging pamamaraan din po ito ng kanilang pagpapatotoo sa Panginoong muling nabuhay na siyang nagbibigay buhay na walang hanggan. Ang nabigyanan ng buhay na ito ay hindi na maaagaw sa kanya ninuman
kailanman. Naalala ko lang ngayon, ano? Ang atin palang mga OFWs ay para ding mga mananampalataya noong early church na nagpangalat kung saan-saan at kung sila ay matitibay na deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno, hindi na iyon maaagaw sa kanila saan man sila mapadpad. Doon man sa mga teritoryong hostile sa mga Katoliko o hindi. Kahit papaano'y nakakagawa sila ng paraan na makapagsimba. Inaabot natin sila mula dito sa Quiapo. Oras-oras. Araw-araw. Ngayon, kung hindi na pala tayo maaagaw ninuman mula sa kanya kailanman, ay bakit po kaya pinagpayuhan pa ni Bernabe ang mga taga-Antioquia na manatiling tapat sa Panginoon? Eh, hindi na pala naman maaagaw na inuman eh. Ba't mananatili pang tapat? Two-way street po kasi ito, mga kapatid. Two-way street. Parang yan. Merong papunta doon, merong papunta dito. Ibig sabihin, mayroon po tayong blessed assurance na gagawin ng Panginoon ang counterpart niya na ginawa na niya noon pa. Pero hindi rin po niya inaalis sa atin ang ating free will na gawin ang ating counterpart. Tayo rin po kasi ang may kapangyarihang alisin ang ating sarili sa kanyang mga kamay. Hindi niya tayo po pwersahing manatili sa kanya kung determinado tayong iwan siya. Ang malungkot na katotohanan, minamahal kong mga kapatid, ang pag-iwan natin sa kanya ay nangyayari nang hindi man lamang natin sinasadya o ginugusto. Hindi naman natin talaga pinipiling intentional na iwanan ang Diyos. Kaya nga lamang, hindi tayo ganoon kalakas na hindi siya iwan paminsan-minsan. Hindi tayo ganun ka-faithful sa pananatili sa Kanya. At sa atin pong kahinaan, nakakahulagpos tayo. Gusto nating kumapit pero nakakabitiw tayo. Alam nating ang tamang gawin ay kumapit sa Kanya at Siya ang kapitan. Pero kung minsan kumakapit nga tayo pero saan tayo kumakapit? O kanino tayo kumakapit? Sa extreme na sitwasyon, kumakapit tayo sa patalim kung minsan. O kumakapit tayo sa mas malalakas kaysa sa atin, mga kung tawagin natin mga malalaking tao, para pakiramdam natin ay malaki rin tayong tao. Naramdaman ko yan noong ako'y nag-umpisang tumulong-tulong doon sa Ayala Alabang Village. Kahit na ang aking sasakyan ay parang tora-tora, pupugak-pugak, kakapiraso, pag nagdadrive ako doon sa Ayala Alabang Village, pakiramdam ko ay ako ay isa na sa kanila. Kanino tayo kumakapit? Kanino tayo dumidikit? Nakakabitiw tayo, kumapit man tayo. Sabi natin kanina,
Kaya po kailangan natin ang mga gaya ni Bernabe at Pablo para i-encourage tayo at himuking balikan ang pinakaunang pagkakataong nalaman natin sa pamamagitan ng pananampalataya na inangkin na tayo ng mahal na poong Jesus Nazareno. Na tayo ay itinuring niyang kanya na kung saan man natin nakilala siya, hindi lang dito sa Quiapo. Ang encouragement sa atin ni na Bernabe at Pablo ng Tarsus ay bitbitin kahit sa ating paglimot yung pinakaunang pagkakataong alam na alam mong nakakapit ka. You were able to hold on. Yun ano? Meron ka ng angkla. Mayroon ka ng matibay na sandigan. At simula noon, saan ka man padparin ng alon o hangin, alam mong nakakapit ka, nakaangkla ka sa kanya. Lumayo ka man doon sa angkla mo. Huwag lang nating intentional na talagang putulin ang kadena. Katulad ng ginawa ni Judas. Ang ating lilingunin ay si Pedro. Si Pedro na apostol na na-recognize niya, okay, mahina ako. Kailangan ko pa rin lalong kumapit sa Panginoon. Kung ginawa niya ito once and for all, ay bakit ngayon tayo ay bumabalik-balik araw-araw o linggo-linggo para humugot ng lakas? Kung enough na ang isang beses, eh bakit bumabalik pa rin tayo dito sa Quiapo? Eh katulad po kasi ng mga sasakyang yan na tumatakbo ng patuloy sa two-way street, dadating ang punto na maubusan din ang gasolina. Hindi dahil wala ng supply ng gasolina, kundi nakukonsumo rin. Nakukonsumo, kaya nagre-replenish tayo dito. Ang pagtanggap natin ng banal na Eukaristiya, mga kapatid, ay isang pamamaraan o ang pamamaraan mismo natin para tanggapin ang biyaya na kinakailangan natin sa araw-araw para patuloy na sumulong, patuloy na maging nagsusumikap sa pagiging faithful at pananatiling faithful hanggang kamatayan gaya ni Esteban. Dahil mismong kamatayan, yan man ay wala ding kakayanang agawin tayo sa mga kamay ng Panginoong nagbibigay sa atin ng buhay, totally. Dinaig niya na ang kamatayan. Ano man ang mapasulat sa ating mga lapida, ukitan man yan o hindi ng mga magagandang katangian katulad ng kay Bernabe, nasisigurado natin na hindi katulad ng lapidang kukupas at mababasag din pagkakwan, ang ating kinapitan ay mas matibay pa kaysa sa anumang lapida ng kamatayan.